So mga kwentuhan, bumili ako ng dalawang native na manok din sa kapitbahay at malaking lahi niya. Hindi ko alam kung anong lahi ito. May nagsasabing kaber daw o hybrid o basta alam ko native ito. So susubukan natin paramihin ito in I don't know how many months or siguro 1 year. At syempre gagawa ko ng maliit na range lang pang dalawang manok lang to or magdalaglag ako ng isang babae. So for now meron akong isang lalaki at saka isang babae. Then gumagawa ako ng maliit na range para makapag-breed tayo, para ramihin natin. And then kapag dumami, ililipat natin sa malaking place, sa mas malaking lote at saka mas malaking free range. Gawa tayo ng range. By the way, yung ginagawa kong free range na maliit, dito lang sila ilalim ng rambutan. So yun, maliit-liit na rambutan pero maraming bunga to. And then mamaya subukan nating pakawalan na yung manok na mag-asawa. Siyempre puputulan natin ang pakpak para hindi makalipad kasi mababa lang yung range na ginawa ko. Later on, papanood yung ibang week. So ngayon, week 1, pinutulang ko na siya ng pakpak so para hindi makalipad kasi gumawa ko ng maliit na range yung nasa likod ko yan. Sana hindi makatakas kaya hindi ko alam kung napa-exe yung putol ko ng pakpak pero putulan ko na. So ilagay na natin sa ating small free range. So ito yung pakpak, hindi ko alam kung napa-exe yung putol ko o napasobra yung putol ko. So guys, comment kayo sa baba kung ano bang lahi itong manok na ito. Kaber ba ito or hybrid ng heritage or pure native ito. So para ramihin natin from dalawang manok na babae at lalaki, para ramihin natin kung ano karami. Let's go! Pakawalan ko na rito sa free range, sana hindi makalipad. Ayun na, ano na sila sa loob ng range. So yan mga kwento, sa palagay nyo, anong lahi yung mga yan? Native yan pero parang may hybrid na kaber or parang ano, heritage hybrid. So parang ready to lay na sila. So ibibili ko ng breeding pellet bukas. Ano bang magandang ipato kapag ka nag-breed tayo? So mag-comment kayo down below para tulungan nyo akong paano magparami ng native na manok. So yun mga kakwentuhan, hindi naman sila nag-attempt lumabas. Kasi putol naman yung pakpak nila. At the same time, kahit mababa yung net ko, yung fish net, medyo maganda naman pagkakagawa kaya wala mga butas sa ilalim. Nilagyan ko ng pang-sealed sa ilalim and then hindi sila lumalabas. Ayan sila oh. Mga kwento, magdadagdag pa tayo ng isang babae or sa palagay nyo, ilang babae ba ang equivalent sa isang lalaki para mabilis dumami? Ayun oh, nandun sila oh. Mag-comment kayo guys kung ilang bang babae dapat sa isang lalaki para mas maganda yung production ng egg. At sabi ko nga kayo na, mag-comment kayo please kung anong magandang breeding feeds. Pamparami ng pampabilis umitlog at pampaganda ng itlog. Pampalusog ng itlog para mapadami natin. Ito yung literal na sinasabi ngang don't put all your eggs in one basket kasi sa umaga nagbe-bake shop kami ni wifey. So nagagawa kami yung bread, pastries. And then sa hapon wala namang ginagawa. So gumawa ko ng konting free range dito para sa breeders range. Para malay mo dumami, di ba? So parang hobby lang. So pag dumami na gagawa natin mas malaking range doon sa kabilang lote doon. So guys, paki-comment naman po sa baba kung anong magandang lahing partner dito kasi native ito na may hybrid o may lahi. Sabi nila dito cover daw to kasi malalaki talaga. Yung tandang niya, yung lalaki, siguro mga nasa tansya ko mga 5 to 6 months pa lang, more than 2 kilos na yung weight niya. So malaki talaga yung lahi na native. Ay sila oh, na-feel nila yung ano, yung lupa kasi nakakulong sila for 2 days. Binili ko sila tapos kinulong ko for 2 days, gumawa ko ng range. Ito sila oh, feel na feel nila yung ano, yung lupa.